Laika, condolence. Sincerong sabi sa kanya ni Veronica nang tabihan siya nito ng upo. Kasal ang kasamahan nilang wedding girls na si Samantha sa kanilang grupo ay sila pa lamang ni Veronica ang umuokupa sa mesang nireserba para sa kanila. Ang iba pa nilang mga kaibigan ay abala pa marahil sa kanya-kanyang ginagawa o duties para sa kasalang iyon. Thank you, sagot niya. Hindi ko nabalitaan agad. Kung alam ko lang, nagpunta sana ako sa burol. Ano ito sa kanya? Okay lang. Ano yan, may kasama pang pagtango? Hindi mababakas sa kanya mukha na namatayan siya ng ama. Iyon ay dahil na rin siguro sa matagal na hindi nila pagkikita bago pa nangyari ang aksidente yung kumitil sa buhay nito. Kumusta ka na? Concerned pa rin usisa nito sa kanya. My father passed away when I was in high school. It was a big blow for me. Muntik na nga akong mahinto noon sa pagpasok. Close siguro kayo ng father mo. Alam mo naman ang buhay ko. Bata pa ako ay naghiwalay na ang mga magulang ko. Napunta ako sa mama ko. Still, siya pa rin ang father mo. Yeah, sang-ayon niya. Hindi ko nakakalimutan iyon. Utang ng loob ko pa rin sa kanya kung bakit narito ako ngayon sa mundong ito. Napada ko ang kanyang tingin sa entrance ng reception hall kung saan nakapwesto pa rin doon sina Samantha at ang napangasawa nitong si Joshua upang saludarin iba pang mga bisita. Kaya na pala sila, sina Donna at Alex. Wika na yung sinaglahan ng tinig. Mas gusto na yung mabalang sa ibang bagay ang paksa kaysa personal niyang buhay. Sa ating mga magkakaibigan, iilan lang tayo na talaga nakakapag-enjoy sa mismong wedding day. Look at Jenna. Ito ang pinaka-highlight ng trabaho niya aside from the long months of planning and preparation. Ito yung talagang araw na mamaterialize niya ang lahat ng pinagpagura niya. And I know, kahit mismong si Samantha, ang bride ngayon, naging busy rin siya sa menu planning. Hanggang kagabi, habang sinusuot ko sa manikin ang kanyang bridal gown, naririnig ko pa siya sa pagbibigay ng instruction sa mga cook niya para masigurong perfect ang luto ng lahat ang ihahanda ngayon. Mahabang sabi nito, tama ka, sang-ayon niya. Lahat naman tayo ay busy basta may trabaho. Siyempre, gusto natin ay perfecto ang serbisyo at produktong ibinibigay natin sa mga kliyente natin. Pero parang bonus na natin na pagdating sa ganitong araw ay nandito lang tayo at nakaupo. Hoy, feeling bisita na kayong dalawa riyan ah. Kantsaw sa kanila ni Donna nung lumapit ito sa kanila. Napangiti sila ni Veronica. Well, yan na nga ang pinag-uusapan namin. Look at the other girls. Ngayon sila aligagang aligaga sa kanilang trabaho. Ako man ah. Break ko lang ngayon. Maya-maya, i-retouch ko pa ang makeup ni Samantha. Ani Donna. Basta ako, malaya na makapagsosyalan. Nakangisi namang sabi ni Alex. Paggawa ng imbitasyon at souvenirs ang forte nito, kaya wala na itong trabaho sa oras na iyon. Sina Sydney at Heidi. Hindi ko pa yata napapansin na mga iyon. Puna niya. Alam mo naman ang dalawang iyon. Magkabarkada. Malamang, ipapunta na rin dito iyon. Wala namang hilig mag-attend ng wedding ceremony ang mga iyon. Reception ka agad ang sinusugod. Palibhasa, nandito ang chibog. Biro ni Alex. In fairness sa dalawang iyon, para silang magaling kaya nagiging lively ang mga bisita. Pagkatanggol ni Donna. Speaking of them, nandiyan na sila, sabi ni Veronica. Sabi ka sa direksyon tinitingnan nito. Nasaan na ba si Jenna? Nawala na sa limelight, ani Alex. Nagtanong ka pa, ani Donna, sabay irap dito. Ikaw man ito makipag-get together again sa first and only love mo. Iisnabin mo rin siguro kahit invitation ng presidente ng Pilipinas. Napangiti siya. Donna, parang bakla na rin ang tono ng pananalita mo. Hindi kaya mahawa ka na sa kanila? Iniarko ko nito isang kilay na daig pa nga ang isang bakla. Huwag ninyo akong sisihin. Alam niyo naman na hasang skills ko
dahil na rin sa mga baklang iyang nakapaligid sa akin. Nagkaisip na ako na bakla ang nag-aalaga sa akin. Ngayon, may sarili na akong racket. Bakla pa rin ang advisor ko. Proud ang sagot nito. Pero teka muna, Ana Veronica. In fairness kay Shena, kahit bihira natin siya makita, hindi rin naman siya nakakalimot. Sabi sa akin ni Samantha, thankful daw sila ni Joshua sa regalo sa kanila ni Shena. 2 weeks honeymoon daw package sa Boracay. Memorable pala kina Samantha at Joshua ang Boracay, kaya iyon ang niregalo sa kanila ni Shena. Galante si Lola Shena, bulala si Donna. Ako kaya, kapag ikinasal, honeymoon package din kaya ang ibibigay niya? Baka kaya, discount lang ah. Mali natin, mag-asawa ko muna. Wika ni Alex dito. Nasa mid si Donna. Malabo yata iyan. Ang tingin sa akin ng mga lalaki, bakla rin. Mukhang wala nga magkagusto sa akin eh. Kumilos ka kasi ng pino. Pioneer ito. Minsan kasi, mas malandi ka pa sa bakla eh. Babaeng bakla ako eh. Anito sabay irap. Excuse me. Mabilis na sabi niya at tumayo na rin na marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Wendy, napatawag ka. Sagot niya sa tumatawag na makalayo na siya sa mesa. Assistant niya ito sa jewelry shop niya. Ate, may naghahanap sa inyo rito. Lucas Francisco raw. Hindi kaagad siya nakakibo. Kilalang-kilala niya ang taong iyon. Itinatanong kung anong oras kayo babalik. Wika ulit ni Wendy. Sabi ko, hindi ko alam na lumatan kayo ng kasal ng kaibigan ninyo. Pero mukhang desidido na makita kayo. Importante raw na magkausap kayong dalawa. Sinabi mo ba kung nasaan ako ngayon? Hindi ho, kaya lang. Napansin niya yung wedding invitation ni Samantha. Binasa niya. Ate, pasensya na kayo. Gandang-ganda kasi ako sa invitation. Kaya habang nakatao ako rito sa shop, paulit-ulit kong tinitingnan. Alam ko namang sa inyo yung invitation. Pinakailaman kong ilabas buhat sa office nyo. Mahabang paliwanag nito. Sige, hayaan mo na. Nandiyan pa ba si Lucas Francisco? Nasa reception area ho. Hawak pa rin iyong invitation. Napailing siya. Okay, sabihin mo na lang na hindi ako makontak. Eh kung maghintay ho rito, hayaan mo siya. Nang putuli na niya, abakikipag-usap dito, ay napabuntong hininga siya. So, dumating na pala si Lucas. Sa ayaw man niya at sa gusto, ano man ang gawin niyang pag-aantala sa kanilang pagkikita, ay magkikita at nakikita pa rin silang dalawa. Laika, mamaya na yung telebabad. Ani Donna, nalipitan pa siya. Dumating na si Caroline. And guess what? Buntis na ang bruha. Ninanggaw tayong lahat na magiging anak niya. Excited na sabi nito. Ngumiti siya at saka bumalik na sa kanilang mesa. Talaga? Sinikap niyang ibaling na lang sa kasalukuyan ang tinatakbo ng isip niya. Subalit parang balintuna sa kanyang pagkakatoon ay mas maingay na ang grupo ay natatahimik na siya. Umiwas man siya o hindi ay si Lucas ang pumapasok sa isip niya. 5 taon lang si Laika na magkahiwalay ang kanyang mga magulang. Dumaan pa sa korte ang hindi pagkakasundo ng mga ito kung kanino siya mapupunta. Natatandaan pa niya kung paano siya tinanong ng hukom kung kanino siya sasama. Siyempre ay ang kanyang ina ang kanyang pinili. Pagkaman hindi masama ang naging pagtrato sa kanya ng kanyang amang si Camilo. Ang natatak naman sa kanyang batang isipan ay ang madalas sa pag-aaway ng mga magulang. Nang igawad ang custody sa kanyang ina, hindi niya alam noon kung iyon ay dahil sa isinugot niya sa hukom o dahil talaga namang sa ina ibinibigay ang karapatan sapagkat wala pa siyang 7 taong gulang. Natatandaan pa niya na paiyak ang kanyang papa nang sabihin na iyon ang hukom. Niyakap pa siya nito ng ubod higpit kaya napaiyak din siya. Pero marahil ay sadyang hindi magkakasundo ang kanyang mga magulang.
Kaya mag-eksenang iyon ay pinagkawain pa rin ng mga ito. Hinaltaksin ang kanyang inapalayo sa kanyang ama na ikinagalit nito. May karapatan ang kanyang ama na dalawin siya at mahiram tuwing bakasyon. Pero ilang taon muna lumipas bago siya hiniram nito at isinama sa liwag kung saan ito nakatira. Sabik din naman siyang sumama sa kanyang ama. Iyon nga lang, sa kabila ng pagiging mabuti nito sa kanya, ay parang nagkaroon na ng pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi niya magawang makipaglapit dito ng husto kahit mahal niya ito bilang kanyang ama. Ang akala niya ay simula na iyon ng taon-taon pagbabakasyon niya sa piling ng kanyang ama. Subalit ang sumunod na taon, bago natapos ang bakasyon, ay nag-asawa ng iba ang kanyang ina. Isang alahero ang stepfather niyang si Martin. Humahango ito ng gawang alahas sa may kawayan at dinadala sa iba't ibang syudad sa bansa. Minsan ay mga small time na alahera na binibigyan ito ng produkto, pero madalas ay ito mismo ang nagbebenta sa mayayamang kliyente. Mayroon din daw itong dalawang jewelry shop na minemintene, isa sa Green Hills at ang isa ay sa Pasay. Dahil dito, e kung saan-saan din silang lupalop na pupunta ng kanyang ina. Palibhasa, e kasama sila sa pagbabiyahe nito. At iyon din ang dahilan kung kaya't kahit matagal na maghiwalay ang kanyang mga magulang, ay nag-aaway pa rin ang mga ito basta magkausap. Graduation niya ng elementary na magkita ulit sila mag-ama. Sa nakalipas na taon, e pamuntawag sa telepono ang kanilang komunikasyon. Nagpapadala rin ito ng sustento sa kanya. Kadalasan ay mga gamit din sa eskwela at damit niya. Pero naririnig din niya sa pag-uusap ng mga ito sa pinadadagdagan ng kanyang mama ang pinapadala sa kanya ng kanyang papa dahil tumataas na raw ang matrikula. Ibig sabihin, ang kanyang papa pa rin ang sumasagot sa kanyang pag-aaral. Gusto sana ng kanyang papa na isama siya sa liwag pagkatapos ng graduation. Subalit tumutol ang kanyang ina. Marami rin kailangan iprepara para sa pagpasok na sa high school at maaga rin daw ang enrollment, kaya hindi rin sulit ang gagawin niya pag-alis. Muli pinag-awayan ng mga ito ang bagay na iyon. Sa panahong iyon, maninda rin siya sa pag-aaway ng mga ito. At para matigil na lang pagsasagutan ng mga magulang, ay siya nang kumausap sa kanyang ama. Bagaman, gusto niyang sumama sa liwag. Naganumas siyang kailangan pa niyang dumalo ng summer classes para maipasa ang entrance exam sa exclusive high school na gusto niyang pasukan. Nang tumutong siya ng high school, ay madalas na niyang makausap ang kanyang ama. Madalas ay lumuluwas ito sa Maynila at pinupuntahan siya sa eskwelahan. Parang sekreto na nilang dalawa ang lihim na paglubas ito dahil ayaw nito malaman pa ng kanyang mama na nagkikita silang dalawa. Iyon din ang panahon naging malapit siya sa kanyang ama. Bagaman sa pag-uwi niya sa bahay, ay meron siyang father figure sa katauhan ng stepfather niya. Iba pa rin si pakiramdam ang tunay niyang ama na kakausap. Magkatapos na siya ng third year nang ipalaala ng kanyang ama ang pagsama niya sa liwag. Nasabik siya. Matagal na rin naman niyang gusto na bumalik sa tinitirhan nito. Ibang-ibang lugar na iyon kaysa sa buhay niya sa Maynila. Halibhasa ay malawak ang lupain na iyon. Mayroon ding batis na bahagi ang lupa. Doon dumadaloy ang malinis sa tubig na nagmumula sa ilog at kalapit na dagat. Bago sumapit ang bakasyon, siya na mismo ang nagsabi sa kanyang ina sa kagustuhan niya magbakasyon sa liwag. Ano naman ang gagawin mo sa bundok na iyon? Pagalit na tanong nito sa kanya. Mama, hindi bundok ang tumanan ni Papa. Masarap doon. Malawak ang bakuran. Maluwang ang paligid kahit magtatakbo ka. Laika, 16 ka na sa darating na birthday mo. Hindi ka na grade 3 para maglaro ng habulan. Ano ba ang pinakain sa'yo ng ama mo at gusto mo makapunta roon? Wala, Mama. Nakayo ko niyang sabi. Gusto ko lang po talaga magbakasyon kay Papa. May karapatan naman po siya, hindi ba? Sabi ng korte, pwede niya akong hiramin kapag bakasyon. Tinitigan siya nito. Hindi ka na nga pala bata. May isip ka na rin. Pati desisyon ng korte
nagkakatwiran mo na sa akin ngayon. Tinapatuyo ang sabi nito. Hindi naman po sa ganoon. Siya, bahala ka. Tila walang pakialam na sabi nito sa kanya. Maganda pa naman sana ang plano ko namin ni Martin ngayong bakasyon. Pupunta siya sa Hong Kong dahil mura daw ang brilyante roon. Balak na niyan pati ikaw ay isama, imbis na ako lang. Pero kung mas gusto mo ang lugar na iyon, pumirmit ka ngayong bakasyon doon. Ikaw ang masusunod. Gusto ko lang malaman mo na hindi palang may posibilidad na makapunta ka sa Hong Kong. Tila nang iinggit na sabi nito. Pero walang dating sa kanya ang sinabi ng kanyang mama. Ang mas gusto niya ay makarating sa lawag. Dalawang araw makalipas ang huling araw ng klase ay dumating ang kanyang papa para siya ay sunduin. Siyempre pa ay naroroon ng kanyang mama kung ano-ano ang bilin nito sa kanya at sa kanyang papa. Mayroon pang pagbabanta na kung may masamang mangyari sa kanya, mayroon din daw masamang mangyayari sa kanyang papa. At nagtataka siya kung bakit sa lahat ang sinabi ng kanyang mama ay walang pinatulan ng kanyang papa. Nakasakay na sila sa pickup nito at nagbabiyahe nang malaman nito kung bakit. Laika, tanggap mo naman siguro ngayon ang sitwasyon namin ng mama mo. Wala nang pag-asa ang relasyon namin lalo pa at nag-asawa na rin siya. Malumang din ang sabi ng kanyang ama. Siguro naman ay maunawaan mo kung mag-aasawa na rin ako. Mag-aasawa na ho kayo? Mahagya itong tumango. Sa isang babaeng malayong-malayong ugali sa mama mo, tahimik si Gina. Anito nakangiti pa. Mabait siya. Alam niyang mayroon akong anak. Kilalang-kilala ka na nga niya sa mga litrato na pinapakita ko sa kanya. At tanggap ka na rin niya. Totoo ho kayang tanggap niya ako? May agam-agam niyang tanong. Wala kang dapat ipag-alaala. Ang totoo ay 3 taon na rin ang relasyon namin. Hindi ko nga lang sinasabi sa'yo. Pero ngayon, napapayag ko na siya magpakasal kami. Wala nang dahilan pa para itago ko sa'yo ang tungkol sa kanya. Laika, anak, mabait ang tita Gina mo. Tiyak na magkakasundo kayong dalawa. Napatango na lang siya. Sa halos 8 oras sa biyahe nila, ay nanahimik na lang siya. Nabawasan ang kanyang kasabikan na makarating sa lawag. Nag-aalaala siya na baka nagsisinungaling lang ang kanyang papa at ang totoo ay hindi siya welcome sa magiging asawa nito. Alas 7 na ng gabi na makarating sila sa lawag. Kung titingnan niya ang labas ng bahay ay parang walang nagbago buhat ang huli siya matungtong doon maliban sa bagong pahid na pintura. Subalit na makapasok siya ay namangha siya. Higit na maayos ang bahay na dati ay nakaasa lang sa katulong. Mas maliwala sa tingnan ang paligid dahil sa mga bulaklaking mga kortina at disenyo ng almohada na sofa na yari sa nara. Mayroon din mga buhay na halamang nasa sulok ng bahay. Ibang-ibang itsura niyon kumpara noon na basta na lang malilinis ng katulong ang paligid. Mukha na palang dalaga si Laika. Narinig din ang sinabi ng babaeng lumapit sa kanila. Bata ito marahil ng 10 taon kung ikukumpara sa kanyang mama. May kaliitan ang bulto nito, subalit maliksi ang kilos. Maliwalas din ang bukas ng mukha. Na magtagpo ang kanilang mga mata, ay ngumiti ito na matamis sa kanya. Ako ang tita Gina mo, nabanggit na siguro ako sa iyo ng iyong papa. Bahagya siyang tumango. Good evening po, mahinang sabi niya. Mukha kang mahihiyain, nakangiti pa rin sabi nito. O baka naman, naninibago ka lang. Welcome ka rito, Laika. Ang totoo, ako pa mismo naghanda ng kwartong tutuluyan mo. Mamaya, ihahatid kita roon. Sana magustuhan mo ang pag-aayos ko. Thank you po. Gina, mayroon na ba tayong hapunan? Marayo ang naging biyahe namin ni Laika. Nagmerienda lang kami nang huminto kami sandali sa vegan. Mabilis itong tumango. Siyempre naman, naghanda ako ng maintes sabaw at masarap na ulam. Sandali, at ipapahain ko na. Naigaya ko na nga ang mesa. Hindi lang ako nakapagsandok ng pagkain para hindi lumamig. Maupo muna kayo para makapagpahinga kahit sandali. Kapag kuwan, ay bumaling ito sa kanya. Laika, feel at home. Bahay mo rin ito. Sandali lang ha. Tumango siya at kiming ngumiti.
Anak, ipapababa ko lang sa katulong ang bagahe mo at kaunting pasalubong. Sabi naman sa kanya ng kanyang papa, bahala ka na riyan. Malaya ka makapaglibot sa buong bahay kung gusto mo. Sa iyo rin ito, sabi nga ng tita Gina mo. Pero hindi siya lumayo sa lugar na pinag-iwanan sa kanya. Nang lumabas ulit ang kanyang papa, ay ginala lang niya ang kanyang tingin sa sala. Nakaantig sa kalooban niya na makita meron din siyang nakadisplay na litrato sa ibabaw ng chest drawer na puno ng iba't ibang litrato. Hindi na siya nagtaka na makita ang ibang litrato roon na magkasama ang kanyang papa at ang tita Gina niya. Kung paano hindi rin siya nagtaka na parang matagal na rin itong nakatira sa bahay ng kanyang papa. Natutok ang kanyang tingin sa larawan ng isang lalaki. Sa tansya niya, ay mahigit 20 na ang edad nito. Sa pagkakangiti sa litrato ay parang mas bata ang anyo nito sa tunay na edad. Subalit sa bukas sa mga mata ay tila marami na itong pinagdaan ng karanasan sa buhay. Lihim siyang napangiti. Paglalabing 6 na taon pa lamang siya pero parang napakarami na niyang alam sa pag-aanalisa ng itsura ng isang tao. Marahil ay impluwensya na rin iyon ng kanyang Tito Martin. Palagi kasi na itong naririnig na nagbibigay ng opinyon sa isang tao base sa panlabas na anyo. Kailangan daw iyon sa trabaho nito dahil malalaking halaga ang sangkot sa pagpapautang nito ng alahas. Muli ay tinitigan niya ang lalaking nasa larawan. May taglay na karisma ang anyo nito, parang walang hindi maaakit sa klase ng ngiti, lalo at tila kagaganda ng mga ngipin nito. Ikaw siguro ang anak ni Tito Camilo. Napapitlag siya sa gulat ang marinig ang tinig na iyon. Nang pumihit siya sa nagsalita, ay lalo lang siyang nagulat. Ang lalaking tinititigan niya sa larawan ang nasa kanyang harap. At sa kauna-unahang pagkakatuon sa buhay niya, ay tumibok ang kanyang puso nang malayo sa normal na pagtibok niyon. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Ano kaya ang mangyayari sa tagpong ating iniwan? Sino ang lalaking iyon na nasa bahay ng kanyang papa? Iyan po ang ating aalamin sa kasunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!